September 29, 2017, ang unang ibalita ng 24 oras ang pagtangay kay Baby Zian, ng babaeng nagpanggap na taga DSWD sa Las Piñas District Hospital. Matapos ang halos 7 buwan, nabawi na si Baby Zian at ngayon kasama na ang kanyang mga magulang, mga kapatid at kakambal na si Baby Zia. Arestado ang kumuha kay Baby Zian na si Rosel Garcia. Kwento ni Riza, ina ni Baby Zian, may nag-message sa kanilang concerned citizen at sinabing may nakita itong sanggol na kamukha ng anak. Nag-send po sila sa amin ng pic no suspect tsaka yung baby. So, positive po na kamukha ng baby. Bigla po akong kinabahan. Tapos yung suspect, nakilala ko po agad. Pumunta kahapon si Riza sa Victoria Tarlac para ipagbigay alam sa pulisya roon ang nakuhang impormasyon. At kanina madaling araw, sinalakay ng mga pulis ang bahay ng suspect. Pagka bungad pa lang ng suspect, babae, kitang-kita ko siya. Pinapasok po ako sa bahay nila kung andun yung baby ko, confirm baby ko nga po yan. Tuwang-tuwa po ako. Hindi po siya umiyak, ngumiti po siya sa akin. Hanggang pagdating po ng bahay, hindi po siya umiyak. Umami naman sa krimen ang suspect na nakakulong na sa Las Piñas Police. Pero itinanggi niyang miyembro siya ng sindikato. Nagawa lang daw niya yon dahil namatayan siya ng sanggol ng mga anak din siya noong September 2017. Natakot siya na hiwalayan ang asawa na sabik daw magkaroon ng kapatid, ang kanilang panganay. Alam po naman, masama yung ginawa ko. Pero kasalanan ko, di pagdudusahan ko. Hindi ko talaga intensyon. Wala sa intensyon ko na kunin ang bata. Wala akong intensyon nung pumunta ako nandun para kundi magpa-check up lang. Ngayon, nakita ko sila, kaliit-liit ng bata. Parang naano ko na, yung anak ko, ganong-ganong kalaki. Kaya parang naano ko na, ibuhos na lang doon sa bata. Gusto ko makuha yung bata. Sa buong panayam, hiniling ni Riza na huwag ipakita ang kanyang muka. Nagpapasalamat man daw kasi siya sa tulong ng netizens, may trauma pa rin siya sa akusasyon ng ilan. Nag-comment sa akin na bakit ko daw pinabayaan. Wala nun, hindi ko naman po ginusto. Wala man sila sa katayuan ko. Pero ang mahalaga raw sa ngayon, kapiling na niyang muli ang nawalay na sanggol. Dano Tingkong ko, Nakatutok, 24 Oras.